We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torino. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punsol. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Ilang establishmento at paupahang silid sa Urdaneta City, Pangasinan, tinupog ng apoy. Ilang sasakyan, nadamay rin. Tutukan sa report. Nasa itaas na palapag ang mga paupahang silid, habang sa baba naman nito ang mga commercial stalls na natupok ng apoy sa Urdaneta City, Pangasinan. Nadamay din ang dalawang tricycle at isang SUV sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Yung dalawang tricycle, nagpardo sa harapan ng mga palengke. Tapos yung sa SUV naman, ma'am, if I'm not mistaken, pagmamahari siya nung isang RTW din sa katabing structure, ma'am, na damay lang. Ilan sa mga panindang halaman ni Aling Catherine ang kanya pang isinalba. Karamihan daw sa kanyang mga paninda natupok ng apoy. Malalagyan namin ng pera, hindi rin nga na namin nakuha, hindi namin alam kung magkano nandun. Tupok din. Si itaas na bahagi na rin umano ng kanyang vegetable stall, natutulog si Aling Ligaya. Natusta umano lahat ng kanyang paninda. Pati yung mga pera, yung mga gamit ko sa taas po, nandoon lahat po. Pati pera ko nandoon. Tinatayang nasa 750,000 pesos ang danyos ng sunog dito sa lungsod ng Urdaneta. Kabilang din umano sa inimbestigahan ng BFP kung sumunod sa fire safety code ang mga paupahang silid sa itaas ng mga commercial stalls. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Payo na otoridad, sakali raw sanang may umusbong na sunog, unahing magsumbong sa kanilang tanggapan kaysa mag-post sa social media. Agad-agad po na i-report kagad sa Bureau of Fire Protection, ma'am, para po makarespondi po agad yung BFP. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, Balita Amianan. Tinaguri ang boy ahas sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos sumanong tuklawin ng hinuling kobra. Sundan sa report ni King Guevara. Kilala bilang boy ahas, si Mang Bernardo Alvarez mula Mangaldan, Pangasinan. Siya kasi ang takbuhan ng mga residente tuwing may nakikitang ahas sa kanilang lugar sa Barangay Lanas. Sa galing niya raw magpaamo ng ahas, tila hindi na siya tinatablan ng kamandag na mga ito. Pero nung Biyernes lang, pumanaw na ang tinaguri ang boy ahas sa edad na 62. Ito'y matapos siyang matuklaw sa dila ng makamandag na kobra na nahuli niya sa lugar. Sanay diyan lang kasi namang huli ng ahas. Kaya nagulat ako kung bakit ganun na nangyari. Sa kuha ng amateur video na ito, sinubukan pang i-rescue at revive ang buhay ni Mang Bernardo. Subalit sa bilis ng kamandag ng ahas, nanigas na ang buong katawan nito. May dumating na pulis daw at saka doktor, pinulsuhan tapos ipinam talagang na daw. Wala na daw po. Yung kanya pong ginom ay nagkukos ng mga paralysis, no?
sa ating katawan, maaari pong mag-cause itong paralysis na to ng paghina ng panghihinga and maaapektuhan yung daloy ng hangin sa katawan natin at paghipo ng puso. Patuloy na paalala ng otoridad na iwasang paglaruan ng mga makamandag na ahas upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Kasama si Henry Dominci, King Guevara, Balitang Amianan. Mga kapuso, dismayado ang pamilya Pasyon nang malaman na hindi nila kaanak ang inilibing na labi ng kanilang yumaong lolo. Maling bangkay po ang naibigay sa kanila ng isang pribadong pagamutan sa San Fernando City, Pampanga. Sabado nang dalhin sa pagamutan ng 75 years old na si Lolo Binigno Pasyon, pero pagdating sa pagamutan, kaagad itong binawian ng buhay. Kinumpirma raw ng pagamutan na nagpositibo ang pasyente sa COVID-19. Dahil dito, kinailangang ipalibing kaagad si Lolo Binigno, pero laking gulat ng pamilya nang makatanggap ng mensahe mula sa pagamutan na maling bangkay pala ang naibigay sa kanila. Sinubukan ng aming programa na makuhanan ng pahayag ang pagamutan sa nangyari, pero hindi muna sila nagbigay ng pahayag. Pero sa kanila pong ibinahagi sa GMA Regional TV, Balitang Amianan, na palitan ng text message ng pribadong pagamutan at ng pamilya, makikita ang paghingi ng paumanhin ng pagamutan sa pamilya at sinabing aayusin po nila nangyaring problema. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa pamilya. Tingnan kami na gawin yung gusto nila, akbang na ibalik namin yung ano, askunin namin yung lolo namin, ilagay namin doon sa kung sino, kung saan yung pinaglilibingan niya. Nananatili sa Alert Level 1 ang Mount Pinatubo sa Zambales. Kahapon, nakapagtala ang Fibox ng dalawang volcanic earthquake sa Mount Pinatubo. Umabot sa 53 degrees Celsius ang init ng tubig sa bukal o lawa. Patuloy na minomonitor ng otoridad ang aktibidad ng bulkan. Mga kapuso, karagdagang supply ng bakuna at isolation tents dumating na sa lungsod ng Dagupan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Jasmine, para sa tuloy-tuloy na vaccination rollout sa lungsod ng Dagupan, dumating ang karagdagang supply ng Sinovac vaccine mula sa Department of Health. Second dose ng Sinovac vaccine na lang ang natitirang supply sa Dagupan City, pero nadagdagan ito ng 360 doses ng first dose. Pero ang problema, gagamitin lamang ito sa loob ng isang araw. Sa AstraZeneca, umaasa tayo na dumating na yung supply ng second dose para mabigyan na natin yung mga tao na nakatanggap ng first dose na pwedeng-pwede na natin bigyan ng second dose ngayon pa lang. Sa kabila ng problema, natutuwa ang otoridad na tumataas ang kumpiyansa ng mga Dagupenyo sa bakuna. Para malayo sa mga sakit-sakit, kaano mang sakit na COVID-19, para hindi tayo magka-awawaan, ganun. Nakatanggap din ang lungsod ng karagdagang isolation tents na magagamit sa COVID-19 response. Samantala, tiniyak ng Center for Health Development Ilocos ang lingguhang pagdating ng bakuna sa rehiyon. Bagamat limitado ang dumarating na bakuna, malaking bagay pa rin daw na regular ang pagdating ng mga COVID-19 vaccine. Kompleto rin daw ang bakuna na gagamitin para sa second dose. Sa ngayon, ma'am, lahat naman po, no, as per the latest monitoring, lahat po ng ating mga na-dispatch na first dose ay may available po na second dose sa ating cold storage. So wag pong mag-alala, no, yung mga nakakuha na ng first dose. Meron po kayong makukuhang second dose. Kailangan lang po bumalik kayo sa inyong mga vaccination site on your scheduled date of second dose. Jasmine, sa ngayon nakafocus ang otoridad sa pagbabakuna gamit naman yung natitirang supply ng second dose ng Sinovac sa vaccination center sa lungsod ng Dagupan. Sa Miyerkules naman muling itutuloy yung pagbabakuna sa mga person with comorbidities gamit naman yung dumating na first dose ng Sinovac. Wala pang detalye sa ngayon ang Department of Health kung kailan darating ang supply ng iba pang brand ng bakuna gaya ng Pfizer, AstraZeneca at Sputnik V. Jasmine. Maraming salamat, Russell Simorio. Mga kapuso, umabot na sa 186,755,766 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University in Medicine Coronavirus Resource Center. Umabot na sa 1,478,061 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ng 5,204 na bagong kaso.
Umakyat naman sa 229,664 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Centenarian Lola sa Banna, Ilocos Norte, nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ano kaya ang kanyang sikreto sa mahabang buhay? Silipin sa report. Sa cellphone video na ito sa mismong ika-isang daang karawan ni Lola Cristina Baldovino ng Banna, Ilocos Norte, halos napaiyak pa siya sa tuwa sa dami ng sorpresa. Umiyak siya sa tuwa kasi inano namin siya ng money cake. Maririnig sa video ang tuwa ni Lola sa dami ng pera sa kanyang money cake. Inakiti kung tawagin ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang nakatutuwa, may disenyong alak ang isa niyang cake. Hindi siya masyadong kumakain ng karne. Tapos ano po, umiinom ng alak, ganun po. Pampagana daw ng ano, pagkain, sabi niya. Lubos ang pasasalamat ng mag-anak sa maayos na kalusugan ni Lola. Dalangin naman ni Lola na makita ang dalawang anak na nasa ibang bansa. Ay, karkararang ko, ate. Manayon nga kasasaad ko, anak ko. Ngayonan na ko ma, aya po. Kaya't kulata at yagtotoo, kiramay na po naga. Kasila naragsaka, magkada kayong apo kanak ko. Kandagiti at tao nga, gagayim ko. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 6 na taong gulang na batang lalaki patay ng mabangga ng motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan. Naka-alerto si Claire Lacanila. Patay ang 6 na taong gulang na si Mark Daniel Atwal matapos mabangga ng motorsiklo sa Barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan. Matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Patawid na po yung bata sa kalsada, ma'am, nang parating na po yung motorsiklo, ma'am. Tapos yun nga, ma'am, nabangga niya yung bata, tumilapon yung bata, ma'am. Okay naman po. Pero ang sabi niya naman kasi hindi yun bayad. Tulong yun at habang buhay niyang dadalhin sa konsensya niya dahil isa nga po siyang nurse. Sinabi niya na igigitas siya ng buhay pero nakakitil siya ng buhay sa sarili niyang kamay. At pinangako rin niya sa amin, no? If ever magkakaanak siya, ipapangalan niya yung anak ko sa anak niya, sa magiging anak niya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang nakabanggang rider. Patay si Danilo Policina matapos sumalpok ang minamanang motorsiklo sa kasalubong na truck sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan. Siguro one na cause yun yung medyo umulan and then basa yung kalsada. Kasi pag mag-preno ka din sa kalsada, mag-slide. Dinala pa sa paggamutan ng biktima, pero idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa pulisya, nadaan sa areglo ang insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa bayan ng Kalasyaw at Bugalyon, Pangasinan sa pulsa CCTV camera. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang lalaking ito na naglalakad papunta sa isang establisimento sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Nakabukas ang stall at sa pinto nito ay natutulog ang isang lalaki. Sumili pang suspect sa loob ng stall bago tuluyang pumasok. Makikita rin sa CCTV camera ang makailang beses na tangkang pagkuha sa cellphone na nasa kamay ng natutulog na lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nakuha ang cellphone. Tinangay rin na nakasabit na bag saka umalis. Nalaman na lang po namin, ma'am, na nanakawan kami, ma'am, nung maga po. Hindi po na nandiyan sa iyong papa ko. Ngayon po, ma'am, hinahanap po sa amin yung bag. Eh, inikot na po namin yung buong loob, ma'am, namin. Wala po yung bag. Tapos po, ngayon po, tinanong ko po yung cellphone sa asawa ko kung nasaan. Eh, wala na din daw po. Kaya po yun, nalaman namin na nanakawan na po kami. Tinitignan natin kung may makuha tayo talagang kumpitong ebidensya. That's the time po siguro na masabi natin na
inside job po yung pangyayari po. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pagparada ng isang lalaki sa harap ng isang karinderya sa barangay Gabon, Kalasyaw, Pangasinan. Lumapit ang lalaki, tinangay ang isang bagay at isinuksok sa loob ng kanyang damit saka umalis gamit ang tricycle. Cellphone pala ang tinangay ng suspect na nauwi na iwang naka-charge sa lugar. Magpapakantag po tayo ng investigation para matukoy po natin kung sino po yung suspect. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Nasa 28 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinunog ng mga otoridad sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ayon sa PNP, isang marijuana plantation na may sukat na 5.5 hectares ang nadiskubre kung saan umaabot sa 110,000 na puno ng fully grown marijuana at 50,000 gramo ng manaaning marijuana stocks na nakatakdang ibiyahe ang naabutan sa lugar. Hamon sa otoridad ang pagtukoy sa posibleng nasa likod ng marijuana plantation dahil may tuturing na communal forest ang lugar. Habang sinasagawa ang pagsira sa marijuana plantation, pinaputukan pa raw ng hindi pa kilalang suspect ang mga pulis. LTO, iniimbestigahan ang rider na nanghampas at nanuntok ng kapwa rider sa Mangaldan, Pangasinan. May follow-up report si King Guevara. Matapos maipalabas sa Jimmy Regional TV Balitang Amianan, ang pangahampas at panununtok ng isang nagmamaneho ng motorsiklo sa kapwa rider nito sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Land Transportation Office kaugnay nito. Pinadalhan na rin ang rider ng show cause order upang ipaliwanag ang nangyari. Ang sagot niya, yun nga, ang sabi niya, hindi yan accident, nagkainitan lang dahil pinoint finger daw siya. Lumabas naman na negatibo ang rider sa alcohol na mangyaring insidente. Pero hindi umano ibig sabihin na lusot na ang rider sa batas. Kung talagang may kasalanan yung namugpok, kasi sa secretary will either suspend or revoke yung license niya. At this juncture, hindi po pwedeng i-preempt kung ano man yung magiging decision ng central office. Wala pang pahayag ang mga rider sa insidente. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga motorista upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Sa LTO, meron na kaming mga ginagawa naman na paraan, para naman lang na-educate itong mga drivers natin. Kasi dapat ikaw ay nasa kalsada, dapat defensive driving. Kasi hindi pwedeng ipa-ipan mo yung init ng ulo sa pagka-drive. King Guevara, Balitang Amianan. Paliligo sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City, pinayagan na ng lokal na pamahalaan. Silipin sa ulat ni Russell Simorio. Sinulit ni Andre at kanyang pamangkin ang paglangoy sa dagat ng Tondaligan sa Dagupan City ngayong lifted na ang no swimming policy simula ng ipatupad noong November 2020. Masaya po, tapos namangha din po kasi sobrang linis po na ngayon. Naglagay ng boy ang otoridad sa dagat, hanggang dito lang maaring maligo ang mga beachgoer. 10 lifeguard ang itinalaga para magbantay sa mga naliligo sa dagat. Dito sa may mga boya ay pinagbabawal naming maligo dahil maraming sabang o rip current at kuminsan may mga jellyfish dyan. Kaya dyan medyo iniiwasan natin ang mga bisita natin na magpunta sa lugar na yan. Malaking bagay sa mga bangkero ang muling pagpayag ng otoridad na maligo sa dagat ang mga beachgoer. Mainam na rin yung ganito kaysa po hindi ka magbiyahe. Sana po yung mga turista na gustong pumunta sa Tondaligan Beach, wala pong problema, protektado kayo. It's very nice here. I love the Philippines. It's hot and beautiful and sunny. Paalala ng otoridad, kailangan pa rin sundin ng mga beachgoer ang umiiral na health at safety protocols laban sa COVID-19. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ipinasara ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang training center ng mga pulis sa lungsod nitong weekend. Bunso dito ng COVID-19 surges mula sa institusyon at hanggang ngayon, wala pa manong pagbabago sa protocols. Nitong nakaraang buwan, umabot sa mahigit 100 ang nagpositibo sa COVID-19 at nadagdagan pa ng 20 noong nakaraang linggo. Ayon sa pamunuan ng training center, babaguhin ang kanilang training module, lalo na ang physical structures at overcrowding sa mga classroom at dormitories. Bukas din daw ang CAR-TC sa mga iba pang suhestyon mula sa mga kinauukulan. The containment or the policy na sinusundan natin ngayon in carrying out the mandate of the school to cater the
and service trainings of the PNP personnel, hindi siya effective para ma-contain natin yung infection. Nagsasagawa ng isang linggong tree planting activity sa bahagi ng bundok sa Sitio Baito, Barangay Poblasyon, Suwal, Pangasinan. Nasa 200 na katao na kinabibilangan ng maempleyado ng lokal na pamahalaan, hanay ng gobyerno at mga residente ang sabay-sabay na nagtanim sa 71 hektarya na kabundukan. 7,000 tree seedlings ang target na maitanim sa lugar. Iginawad ng DNR sa isang asosasyon ang nasabing bahagi ng bundok o timberland para i-develop upang gawing watershed. Proyektong reforestation ang prioridad ng DNR para maibalik din ang yaman ng kalikasan sa bansa. It will be a watershed, soil, to avoid soil erosion, tapos pakikinabangan pa ng mga indigenous people natin doon. Isa sa pinakamalaking solar farm sa bansa itatayo sa Pampanga. Alamin sa report. Nakatakdang ipatayo sa Arayat, Pampanga ang isa sa pinakamalaking solar farm sa bansa na tiyak umano makatutulong para magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa mga probinsya sa Luzon. Sa pagtutulungan ng iba't ibang pribadong sektor, na isakatuparan ang 2.7 billion pesos na halaga ng Megawatts Arayat, Mexico Solar Farm. Solusyon din daw ito sa problema sa mataas na singil ng kuryente. One of the reasons why our electric bills go up is also because of the lack of supply or the lack of reliable plants. Like what we've seen the past couple of months, a lot of conventional plants came down. Isinusulong ng proyekto ang net zero carbon emission futures sa tulong ng mga renewable energy resource, kaya tiyak daw naligtas at eco-friendly ito. It's a pure, sustainable, renewable, so wala pong hazard. Dagdag biyaya rin ang 1,500 job opportunities na malilikha sa pagsasakatuparan ng proyekto. More investment, more business establishment, more firms, more factories means more employment opportunities sa ating mga kababayan. Nasa mahigit 45,000 tahanan ang kaya mabigyan ng enerhiya ng 72 megawatts Arayat Mexico Solar Farm sa oras na makumpleto ito sa first quarter ng 2022. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Patay na ng matagpuan ng isang residente si Barangay Kagawad Elpidio de Gracia Jr., 60 anyos sa gitna ng bukid sa Barangay Kadakad, Burgos, Ilocos Sur. May buhat pa raw itong bag at mga baon, ngunit hindi matukoy kung saan papunta ang biktima. Hinihinalang inatake sa puso ang Barangay Kagawad. Wala namang nakikitang foul play ang otoridad at tumanggi na ang pamilya na ipa-autopsy ang bangkay. Nag-suffer po siya ng cardiovascular attack po. So na-convince naman po yung family na hindi na po sila magpapa-autopsy. 2 pulis na akusado sa Pineda murder case sa Ilocos Sur sumuko matapos ilabas ang kanilang warrant of arrest. May ulat si Ivy Hernando. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang 2 dating pulis na sina Marawi Torda at Randy Ramos matapos lumabas ang kanilang warrant of arrest kaugnay sa Pineda murder case, isang taon na ang nakararaan. Walang piyansa sa kanilang murder case at kasong rape laban kay Ramos, habang 200,000 piso ang piyansa sa acts of lasciviousness laban kay Marawi. Sinabi lang nila is malinis yung mga konsensya nila, kaya nag-surrender sila para ipakita na sila ay in good faith, ay wala silang ginagawa. Sa gitna na ng kalsada na abutan ng mga construction worker, ang sunog na water pump na kanilang ginagamit sa ginagawang kalsada sa Barangay Kabulwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Iniwan daw nila sa gilid ng kalsada ang water pump. Wala raw silang napansin o narinig na mangyari ang insidente. 6:30 parbangon, ma'am, may nakdito eh. Apan kam ko magtrabaho, nakita mi day tanga ko, ma'am, napuuran. Nabungan mi ti guma ti pilid, ma'am. Di kuan, dyan nabung, may sumot timpur dan, ma'am.
Halos malubog na ang puting SUV sa Buaya River na bahagi ng Barangay Poblacion Sur, Salcedo, Ilocos Sur. Wala po talagang tulay doon, ma'am. Mababaw po talaga yung tubig doon sa part na daanan ng mga sasakyan. Kaso dahil po sa lasing siya, hindi niya na malayan, napunta na siya sa malalim na part ng ilog. Dali-daling rumesponde ang otoridad at agad na ilabas ang 59 anyos na driver. Sa tulong ng kapulisan, BFP at ilang individual, agad na naiyahon ang SUV gamit ang backhoe. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, Balitang Amianan. Tatlong umano'y sospek sa pagpaslang sa isang ginang sa Kabanatuan, City Nueva Ecija, dumulog sa istasyon ng pulisya. Narito ang report. Hawak na ng otoridad ang tatlong itinuturong sospek sa pagdukot at pagpaslang sa isang ginang sa Kabanatuan, City Nueva Ecija. Ang tatlo ang itinuturong huling kasama ng biktima na si Nancy Leonardo base sa CCTV footage. Ilang araw na nawala ang biktima hanggang sa makita ang kanyang bangkay noong July 4. Wala pang pahayag ang mga sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Lumalabas po na yung sospek na lalaki ay naging girlfriend niya, yung victim. Ngayon po ay nalaman din ng asawa ng suspect, kaya doon po siya parang nag-umpisa, galit sa victim, kaya niya nag-away crime. Inaresto ng otoridad ang umano'y magkalaguyo sa loob ng inuupahang apartment sa Gapan City, Nueva Ecija matapos ireklamo ng mismong asawa ng babaeng suspect. Tubong Pangasinan ang babae habang taga-Tarlac naman ang lalaki. Meron pong complainant tayo na isang asawang lalaki that accordingly, he witnessed and proven na ang kanyang misis accordingly ay sumama having an illicit affair sa isang taga-Tarlac. Nagpakilala raw na mag-asawa ang dalawa sa may-ari ng apartment at kanilang mga kapitbahay. Wala pang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. CJ Torida, Balitang Amianan. Kwento ng mag-asawang magkasamang nangongolekta ng basura ngayong pandemya, tunghayan sa kwento ng Pilipino, hatid ni Russell Simorio. Tuloy ang buhay kahit madilim ang mundo ni Mang Leonardo mula sa Dagupan City. Kapansin-pansin ang kakaibang kulay ng kanyang kaliwang mata. Paglilinaw niya, artificial ay ito matapos siyang mabulag dahil sa isang aksidente. Malabo na rin ang kanyang kanang mata. Nagsisimula ang araw nilang mag-asawa sa pag-iikot sa mga barangay para mangolekta ng basura at kalakal. Hindi naman ako makapasada dito kasi independent din baka pasada dyan sa mga bayan-bayan dito. Iisang mata ko, hindi ka ako bibigyan ng lisensya. Ito raw ang naisip nilang kabuhayan ngayong may pandemya. Tinitiis ang hirap, umulan man o umaraw. Kailangan kami ito siyempre, baka makahanap buhay ng pabili ng pagkain namin. Siyempre, sa karoon sa buhay, mahirap buhay. Wala kami ibang hanap buhay kundi ito lang. Malaking tulong rin sa amin ito, sir. At ganito lang itong ano namin, hanap buhay. Sa sipag ng mag-asawa sa maghapon na pangangalakal, umaabot sa 600 hanggang 1,000 piso ang kanilang kinikita. Para sa mag-asawa, tatayo sila sa kanilang mga paa, anuman ang hamon ng buhay. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amianan. Nakakabighaning ganda ng waterfalls sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte, ating pasyalan sa report. Isang grupo ng mga kabataan ang bumisita sa dinarayong talon sa Pasukin, Ilocos Norte na kung tawagin ay Dardarumaca Falls. Layo ng grupo, hindi lang upang mapasyalan ng kalikasan, kundi magsagawa na rin ng operation linis sa gubat. Mahigpit na sinunod ng grupo ang health and safety protocols sa pagpunta sa Dardarumaca Falls sa Barangay Tadaw. Madulas man ang trail at medyo pahirapan sa halos 30 minutong paglalakad, agad namang mapapawi ang pagod kapag nasilayan na ang ganda ng talon. Malaberde at asulang tubig nito na tila bang nag-aaya sa sino mang gustong mag-dive at maligo. Nagbibigay sa akin ng hope kasi ang mundo natin ngayon ay napaka-stressful. Pwede natin gawin yung soul searching o kaya
meditation. Sa kagandahan ng biyaya ng kalikasan, inararapat lamang na pangalagaan at igalang, kaya bawal mag-iwan ng basura ang mga bisita sa lugar. Kung nagdala tayo ng mga kalat natin, kailangan natin kunin ito, kailangan natin din dalhin para kung ganun, mapangalagaan natin itong ating kalikasan. Biyaya ang kalikasan, dapat mahalin at pangalagaan ng kasalukuyang henerasyon at para na rin sa susunod pang henerasyon. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Bicol style mami na perfect ngayong tag-ulan, ating tikman sa mantila hatid ni Claire Lacanilaw. Patok ngayong tag-ulan ang mainit na sabaw na masarap higupin. Kaya naman ihahain sa atin ngayong hapunan ni Ching Milian ng Barangay San Miguel Calasyo, Pangasinan, ang Mami with a Twist, ang Bicol style mami na kinalas. Kinalas siya kasi binoboil namin yung broth na may pork meat na more on buto-buto siya from pork. So sa sobrang tender nung pork, nakakalas na siya actually sa buto-buto. Tapos ano na siya, ang pantanggal lang namin, fork and spoon. This is a Bicol dish actually. Sa paggawa ng kinalas, ihanda ang mga ingredients tulad ng nilagang itlog, fried garlic, kinalas meat, fresh miki, chicharon, sarsa o special sauce, onion leeks, sili, kalamansi at sabaw. Una, idip ang mami sa kumukulong sabaw. Ilagay na ito sa bowl. Lagyan na ng toppings tulad ng kinalas meat, chicharon, onion leeks, fried garlic, itlog, saka lagyan ng sarsa. Maaari ring lagyan ng patis, paminta at sili on top. At ready na ang Bicol style mami na kinalas. Para din siyang mami pero may pagkakaiba yung ano, yung sauce niya. Saka yung dinagay na dinurog na chicharon baboy, may konting anghang, tamis. Okay lang siya, masarap siya. Since tag-ulan na ngayon, masarap siya, perfect siya for tag-ulan. So pwede na natin siyang gawin kasi simple lang naman siya, matagal lang talagang gawin yung paglalaga ng pork. Yan, pwede natin gawin sa bahay. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood nyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.